Ghost Outpost. Ganyan na raw ang assistant desk na pinagpostihan ng pulis na dinukot sa Maynila. Kaya ang kanyang pagkawala, isa pa rin malaking misteryo. Tedma, yan lang daw nakukuwang sagot ni Marie France Gaspar sa tuwing nangihingi siya ng update sa PCP station sa Nicolas Binondo tungkol sa ibinalita natin dito sa Frontline Pilipinas noong Biyernes na pagdukot sa kinakasama niyang si Police Corporal Alan Hilario. Tanghali noong Huwebes, February 18, nakausap pa raw ni Marie France sa telepono si Alan upang magpabili. Pero wala pa raw 10 minuto ang lumipas na makatanggap siya ng tawag na tinangay na ng mga armadong kalalakihan si Hilario habang nakabantay sa isang outpost. Ang pinagtataka ni Marie France, bukod sa walang kasamang pulis, ay hindi naman talaga doon ang duty ng kanyang kinakasama. Ang sagot po ng mga pulis sa akin, yung nakapad daw po kasi doon, is na duty daw po sa isang hospital. Tapos yung kabad daw po niya, bigyan daw sa isang hospital. Wala ba kayong alam na mga nakaaway nitong si inyong utol? Wala po, sir. Kasi po, sir, kung meron po siyang nakaaway o kung meron po siyang banta sa buhay niya, hindi ko po siguro po maisip na bakit pa po siya nag-duty, kung bakit pa po siya active sa FB para i-promote po yung message niya. Kinumpirma naman ng kapatid ng pulis na si Danilo na may humigit kumulang 300,000 pisong utang si Alan na ginamit daw niyang pampunan sa negosyo. Malaking bahagi raw dito ay hiniram sa Upsly. Habang ang 100,000 naman ay galing sa isang kaibigang Chinese. Subalit, malabo raw na ito ang may kinalaman sa pagdukot. Kaibigan niya po yung best friend niya po yung classmate niya pa po ng high school pa po. Ito pang isang misteryo. Ibinunyag ng commander ng MPD Station 11 na deactivated na pala ang outpost kung saan jumuti si Hilario nang madukot siya. Dahil yung nakatalaga doon ay isinama din si isang mobile, tapos yung isa naman nandun nakatitil sa isang hospital. Ang sabi pa ni Colonel, isa sa huling kasama ni Hilario bago mawala ang mismong PCP commander niya na si Teniente Marvin Peralta. Ang pagkasabi ng station commander ng PCP commander ko ay nagpaalam sa kanya para initially po sir, tinawagan niyo po ako. Ang sabi niya ay nagpaalam po sa kanya na mayroon siyang kakatagpuin na tao sa lugar na 'yon. Now, ang tanong sir, di ba dapat pag nag-duty ang mga pulis sa mga outpost, it should be body-body system 2x2. Bakit mag-isa lang siya that very moment na siya dinukot? Yun din po yung inimbestigahan natin. Bakit po mag-isa siya? Tumabas na to sa mga balita. Noong last week, ni-news ko to sa Frontline Pilipinas. So, ang dami po mga katanungan, ang dami po mga butas. So, dapat po talaga ang imbestigahan dito, yung pong PCP commander. Opo, actually, binigyan po siya ng instruction, magtandak ng dragnet operation. Dragnet. No sir. Dapat sir, gumawa na siya agad ng spot report kung bakit nagkaganoon. Opo, opo. Nagagawa naman siya ng spot report. Hanggang ngayon nga sir, di mo masagot-sagot ako eh. Sorry sir ha. Sinabi pa ni Colonel na dating naka-assign daw sa Drug Enforcement Unit si Hilario noong 2017. Bukod dito, ay wala na siya halos masagot sa aming mga katanungan. Kaya dumiretso na kami sa NCRPO. Titignan din po natin kung may mga involvement o may mga third party o kung ano man yung mga possible offenses or possible link or motives na pwede po nating makita. Pero kanina sa Wanted sa radyo, marihing itinanggi ng PCP commander na si Lieutenant Marvin Peralta ang lahat ng salaysay ng kanyang mismong hepe. Wala po siyang tawag na ginagawa sa akin. Ni personal po na pagpapaalam, wala po siyang ginasabi sa akin. Ibig sabihin si Colonel nagsisinungaling? Sir, hindi ko po masasagot po nagsisinungaling. Yun po yung mga sabi-sabi, allegation, na mga kasamahan niya doon sa San Nicolas. Ang pinagsabihan, pinagpaalaman niya, yung kabady niya doon sa kabilang pad. May ikot-ikot na tayo. Sabi pa ni Teniente Peralta, katunayan, umalis daw si Corporal Hilario sa kanyang outpost sa Dasmariñas Binondo at pumunta sa outpost sa Santo Cristo Binondo na kung saan wala siyang pahintulot at kinukonsidera siya absent. Subalit, duda rin itong pamilya sapagkat nagpakita pa raw ito ng ebidensya patunay na autorisado pag-duty niya sa Santo Cristo Binondo Outpost.
po yung huling litrato niya bago si Orbo Dukutel. Nakatindig siya na ibig sabihin po, may attendant siya na doon po siya naka-station. Kung wala po sa duty yung asawa ko, bakit po binigyan nila ng radyo yung asawa ko? Nakatanggap naman daw ng impormasyon ng pamilya na may mga nag-aakusang nasangkot si Hilario sa panguhuli dap sa isang Chinese sa Pasay, kasamang limang kapwa niya korporal. 40 million pesos daw ang prize money na nakuha nila, kung saan 10 million pesos daw ang naging parte ng nawawalang pulis. Itong araw ang dahilan kaya bukod sa negosyo ay nakabili pa siya ng kondo at sasakyan. Pero sabi ni Danilo, sa kanya ang kondo at hindi kay Hilario. At matagal nang wala sa kanya ang kondo mula na ma-ospital ang kanilang ama at ibinenta para pambayad sa ospital. At may kumakalat din ng mga balita na nakabili ng dalawang sasakyan si Hilario. Pero sabi ni Danilo, malinis daw ang pinagpundaran nila ng sasakyan at ang mayari nito ay si Danilo at hindi si Hilario. Willing po kaming mag-disclose ng kahit anong paraan para mapatunayan namin na ang ina po ay may kakayahan kumuha ng hulugan na sasakyan. Wala po kaming ina-attacking institusyon, grupo o individual. Desperado lang po talaga kami dahil gusto namin makita yung kapatid namin. Samahan niyo po ng dasal. May pag-asa pa po. Nangangamba ngayon si Marie France dahil merong lumitaw na post sa isang Facebook kung saan may natagpuang bangkay sa Obando Bulacan. Agad naman namin tinawagan ang Obando Bulacan PNP. Dito, nakahinga na maluwag si Marie France at si Danilo. Sabay, napaiyak na rin. Tattoo ba ang inyong pong mister? Wala po. Wala pong tattoo sa katawan. Okay. Pero may balat po siya sa mukha. Okay, itong natagpuan, ma'am, meron daw pong tato na rosa sa dibdib. Makakaasa kayo na patuloy kaming tutulong upang matuntun si Corporal Alan Hilario at maresolba ang kanyang kaso. At kasabay nito, nananawagan din po kami sa sino man makapagbibigyan ng impormasyon at dinaw tungkol sa kasong ito. Agad na mag-message sa amin at pinapangako namin sa inyo na ipaparating namin ito sa mga kinaukulan. For now, this seems to be a dead end. Pero kung meron pong bagong gustong lumutang magbigay ng impormasyon, go ahead. And then agad-agad, ibabato namin yan sa kinaukulan. Para sa mga balitang dapat niyong malaman, tumutok lang sa Frontline Pilipinas alas 6 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa TV5.